matabas, mayroon tayong original na Kawasaki Kaas dito. Ito ay hindi nyo makikita sa panlabas na made in Japan. Ito ay original made in Japan ng crankcase. Cylinder block niya. Malalaman pa natin kung original pa ba siya o assembly na. Babaklasin natin yan. Natanggal natin ang tambutso dito, kita na kung may punit yung piston ng block. Okay pa naman ang piston ng block. Tanggalin natin ngayon ang carburetor. Ang pagtingin ng tunay ng Japan, ito pa yung babase dito. So nakaukit na yan. Ang pagbabasehan ninyo ay ito. Pag ito makinis, sigurado yan, magandang klase ng bakal, bagong palit ng lining. Pero mahinang bumatak, okay naman ang kabit ng lining, bumubuka. Buksan natin ang crankcase, yung cylinder block. Yan, medyo nagsisimulang gumasgas, panyang piston, cylinder. Ang cylinder niya, hindi na original Japan. Assembly na, wala nakaukit na Japan. Tatanggalin natin ang recoil starter. So mga tabas, tanggalan natin ang recoil starter. Dito ninyo makikita ang original Japan. Ayan, nakikita ninyo ang Japan. Asa loob. Yan ang Japan, no? Yan ang original Japan. Ayan, sa dulo ng screwdriver, diyan na okay yung Japan. Meron din yan dito sa ilalim ng ignition. Pag tinanggalin ninyo itong igniter na ito, nasa ilalim nito, nandun ang made in Japan. Ang made in Japan yan. Naka-okit. At saka dito. Ito talaga ang original Japan na crankcase. So, ayan ang mga paraan kung paano nyo malalaman kung ang original na Kawasaki TD40 Kaas. Huwag kayong babase. Sa panlabas lamang sinasabing nakaukit. At ang isa pa, lipuin nyo yung bakal na yan. Pag yan ay makinis, made in Japan yan. Assembly na natin ito. Ng carburetor. Ito na siya katabas. Subukan natin ngayon ang makina. Bibirit na siya malakas. Umandar na at malakas ang batak ng makina ng TD40 nating ni-repair. Kaya sa susunod, mayroon na kayong gabay kung paano kayo bumili ng original na Kawasaki Kaas. Huwag basta-basta babase siyang nakaukit.